Ang araw mga kamisis! Nandito ngayon tayo sa Laura's World at samahan nyo kami ngayon i-discuss sa inyo ang paano ba gamitin ang GCash, GCredit. So gipit na ba kayo at wala kayong mapuntahan, wala kayong mahiraman? So tingnan nyo na ang inyong GCash, GCredit at baka kayo pwede nang mag-avail ng kanilang loan. So tara, tingnan natin. So pupunta tayo of course sa GCash app natin. So sa GCash app, dapat fully verified kayo. So mag-login muna tayo. So yan, so makikita nyo, walang balance. So paano ba umunta sa GCredit? So pupunta lang kayo dito sa credit na tab. Pipindutin nyo yan. So, ganito ang itsura kapag wala pa kayong mataas na G-score. So, meaning kung wala kayong mataas sa G-score, hindi nyo ma-unlock yung G-credit na feature. So, kung gusto nyong malaman kung paano nyo ma-unlock yung G-credit or paano magkaroon kayo ng credit line, ipindutin nyo yung learn more. Ayan. So, merong G-score dito. So, kapag mataas ang inyong G-score, makaka-avail kayo ng credit line. So, depende sa inyong G-score, yung credit line ninyo. So, paano ba i-unlock? Ito, so, dapat mataas yung inyong G-score. So, paano tataas yung G-score nyo? Kailangan nyo laging mag-cash in, mag-gumamit ng pay QR, mag-pay bill, mag-invest, mag-save. So, not necessary gagawin nyo lahat. Yung sa akin, na-unlock ko yung GCash, G-credit ko. Sa paggamit lagi nung pay QR at saka pag pay ng bills. So ayan, so ganun lang yung gagawin nyo. So pag mataas na yan, around 600, so mamaya papakita ko sa inyo naman yung pwede na mag G credit, yan, makaka-avail na kayo ng loan. So tingnan natin pag in-unlock natin. So wala pa rin. So basta kapag na-meet nyo na yung enough na G score, automatic magkakaroon na kayo ng G-credit, basta i-unlock nyo lang yung G-credit nyo. Okay? So tara, punta natin yung isang GCash account na meron namang GCash, G-credit na. So ito mga kamisis, isang GCash account na merong balance at saka na-meet na yung G-credit nya. So kapag ganito na yung G-credit nyo, pindutin nyo lang yung G-credit nyo, kita nyo available credit, 10 pesos na lang. Pero pag pinindot nyo yung arrow, yan, kung makikita nyo, ang credit line ko dito sa account na to ay 10,000. So, nagamit ko ng lahat yung G-credit ko. So, makikita nyo yung G-score ko, 685. Nasaan yung G-credit ko? Back natin. So, para makita ang ating G-score, punta lang tayo sa profile natin. So, pindutin nyo yung G-score. Yan. So, makikita nyo yung sa akin, 685 ang G-score ko. So, nakapag-avail ako ng credit line na 10,000. So, paano ko siya na-avail? Again, pay QR, cash in, cash out, pay bills. So, minsan nagsasave din ako. So, ayun, tumataas ang aking G-score and eventually naka-avail ako ng G-credit. So yung mga bago na madalas gumagamit ng GCash, yung iba nakita ko mga 3K yung kanilang G-credit. So sa 3K na yon, pwede nyo siyang i-avail panggamit, pambayad ng load, pambili ng mga grocery, pangbayad ng mga bills. So per month. So makikita nyo dito sa aking account, monthly yung due date. So, makikita nyo, ang balance ko na lang 1050. Nagamit ko na yung 9,000 plus. So, yan. Almost zero na yung available G-credit ko. Pero 10,000 yung aking credit line. So, makikita nyo, ang billing details nyan, January 28 to January, February 27, wala na akong due. Yung due ko ngayong March, sa next, April na yan, niya ako sisingilin. So, monthly. Monthly yung pagbayad. Automatic yan kapag may laman yung inyong GCash, kakaltasin na lang kapag due date na. Kapag hindi ka pa due date,
pwede ka magbayad anytime. Now, yung iba nagrereklamo, nakita ko sa Facebook, sinasabi nila, bakit bigla akong kinaltasan ng GCash dahil sa GCredit. So yun, yung mga taong yun, due date na sila, more than 1 month na sila, hindi sila nagbabayad on time. So, dapat alam nila yun, nasa Learn More, nasa Terms and Conditions, na ganun yung ano, payment method ng GCash. So, kung kailangan nyo nang magbayad, pwede nyo namang bayadan na kagad. And pag nilaman na nyo, huwag kayo mabibigla pag kinaltasan kapag may utang kayo. So, tama lang naman, magbayad kayo ng utang based dun sa usapan o based sa Terms and Conditions. Okay? So, paano pag hindi ka nakabayad ng matagal? So, i-hold yung GCredit account mo and may chance na kontakin ka ng, ano, ng GCash to know yung reason bakit hindi ka makabayad. So, hindi naman, hindi ito tulad ng ibang loan applications na nangahara. So, ito is legit gamit galing sa isang napakagandang company dito sa Pilipinas. So, ito sa pinakamagandang number one na fintech sa Pilipinas now. So, ang GCash. So, yun. And hindi nila kayo pababayaan. So, kung may mga need kayong help kung sa credit, hindi kayo makabayad. So, i-advise nyo lang sila kung bakit. So, yun. Sana mga amisis, pati mga nasa abroad, sana nakatulong ito sa inyo. And sana magamit nyo to sa oras ng pangkagipitan. So, paano? Hanggang dito na lang ko. And salamat. Bye-bye!